Sa mga balitang mayroong pag-asa, nasa 1,000 katutubong mangyan nakibahagi at pinagpala sa family camp sa North Occidental Mindoro 2 District. 100 tao na ihatid sa pagbabautismo matapos ang pangangaral ng mga care group ng 2 distrito sa Occidental Mindoro. Northern Luzon Mission Area 6 sumailalim sa stewardship training. Voice of Youth Expand sa Central Laguna District matagumpay na umakay ng mga tao sa pagbabautismo. Family Camp nagpatibay ng samahan at pananampalataya ng mga pamilya sa Cabuyao District. Mga kabataang Adventista sa Metro San Pablo District 1 nagtipon sa youth banquet. 7 pares ikinasal sa mass wedding service ng North Occidental Mindoro 1 District. Groundbreaking ceremony ng itatayong bagong Seventh-day Adventist Church sa Urbistondo, Pangasinan, pinasinayaan ng Northern Luzon Mission. Ligaya Seventh-day Adventist Church ipinagdiwang ang 46th na anibersaryo. Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS at South Palawan Sea District nagsagawa ng medical mission. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Mahigit 1,000 katutubong mangyan ang naging bahagi ng family camp na pinangunahan ng mga Seventh-day Adventist mangyan elder at ng North Occidental Mindoro 2 District sa Sablayan, Occidental Mindoro. Doon ay nakatuwang din nila sa paglilingkod ang Philippine Frontier Mission, ang balitang hatid ni Vea Felipe. Umuulan man o maaraw, patuloy pa rin ang programa ng kauna-unang camping ng mga katutubong mangyan na pinangunahan ng mga katutubong elders na naganap dito sa Sitio Maiba, Sablayan, Occidental Mindoro mula 13 hanggang 16 ng Abril taong kasalukuyan. Ang family camping na ito ay pinangunahan ng mga katutubong elders at missionaries na sinuportahan naman ng district pastor ng North Occidental Mindoro 2 na si Pastor Ray Rada. Tila mahigit 1,000 katutubong mangyan mula sa bayan ng Santa Cruz hanggang sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro ang nakidalo at nakibahagi sa camping na ito. Hindi naman matatawaran ang kasiyahan ng mga katutubong mangyan dahil sila ay nakibahagi sa isang aktibidad na ito. Na kahit mahaba man ang pila ng pagkain, gaano man katirik ang araw at kahit natrapal lang ang kanilang ginamit, ay baka sa kanilang mga mukha na sila talaga namang nag-enjoy. Nagkaroon din sila ng mga pag-aaral sa pangunguna ng kanilang mga katutubong elders, mga kabahagi ng Adventist Frontier Missions at District Pastor na siyang nakatulong at nakadagdag sa kanilang kaalaman. Kabilang sa naghanda at nagbahagi para sa programa na ito ay si Brother John Holbrook, ang Director ng Philippine Frontier Missions. Ang mangyan camping ay nagsimula more or less year 2000. Ito ay nasimula ng mga missionary ng Adventist Frontier Missions dahil sa paglalago ng mga churches para sila ay makaka-fellowship sa isa't isa na kapwang katutubo na mananampalataya kay Hesus Kristo ay na-start ng mga AFM missionaries itong camp meeting. So sa ngayon, lumago na ito hanggang sa point na ang mga mangyan leaders mismo ang nagpaplano nito, ang mga mangyan mismo ay nag-aambag ng mga pagkain kasama na ang distrito para sa kanilang mga pangangailangan dito. Katulad ng rumaragas ang ilog at malakas na buhos ng ulan, ay gayon na lamang ang kagustuhan ng mga katutubong mangyan na magpapautismo. Bunga ito ng sipag at tiyaga ng mga elders at mga missionaries na sila'y binigyan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Naging daan ang camping na ito kung kaya't may 50 katutubong mangyan ang nagpasyang magpapautismo noong araw ng Sabado, April 16, 2022. Kabilang dito ang mahigit 30 katutubo na nakasama sa aksidente noong April 2, 2022, subalit hindi nagbago ang kanilang pasyang magpabautismo. Kasama dito si Maribel, isang daycare worker ng mga katutubo sa Pandurukan Village. Masaya po ang experience ko sa camping na ito. Kaya po ako nagpabautismo ay maayos po ang pakikisalamuha sa akin ng aking mga kapwa at maayos po ang daloy ng mga itinuturo ng mga pastor
sa amin at kaya ko po itinanggap ang isang bautismo bilang isang kaanib sa Adventist. Mula sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Bea Felipe para sa Hope Today and PUC News, Nag-uulat. Isang daang taong matagumpay na naihatid sa pagbabautismo matapos ang mga pangangaral ng mga care group sa mga distrito ng South Central at South Occidental Mindoroan. Ang mass baptism ay idinaos sa pangunguna ng mga pastor ng distrito at stewardship directors ng South Central Luzon at North Philippine Union Conferences. Nagbabalita si Rizel May Presnilio. Sa Aroma Beach, San Jose, kung saan nagaganap ang isang mass baptism ng mga tao naging bunga ng mga pangangaral sa iba't ibang lugar sa loob ng distrito ng South Occidental Mindoroan at South Central Occidental Mindoro. Sa nakalipas na isang linggo ng pangangaral, mula March 28 hanggang April 8 ay naganap ang magkasabay ng mga krusada sa iba't ibang lugar sa dalawang distrito ng Somuan at Scom. Sa hapong ito ay nagkaroon dito ng sagradong bautismo at sa tulong ng ating Panginoon at lalo't higit sa paghahanda ng mga kapatiran ay naging matagumpay ang isinagawang evangelism. Daladala ang mga turo ng Diyos para sa panahon ngayon. Layo ng mga krusadang ipakilala ang pag-ibig ni Kristo at ang kanyang mga minsahe para sa mga tao ngayon. Sa balik loob ko ngayon sa Panginoon Diyos, ay napakatuwa. Halos lumuluha ang puso sa katuwaan sapagkat ako'y nagkalooban ng Panginoon Diyos na ako'y manumbalik sa Kanya. Isa rito sa mga nanguna sa mga pangangaral ay ang SLC Stewardship Director, Pastor Joshua Baldera, sa lugar ng Batasan. Bunga nito ay 103 kaluluwa ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Dahil sa kagalakan ng mga kapatiran, inihanda nila ang pangaral ng care group dito sa bayan ng San Jose, Rizal at Kalintan. At kami bilang manggagawa ay aming pinaunlakan para maisagawa ang isang banal na bautismo sa araw na ito. At dahil sa ganitong kalagayan, mayroong 100 kaluluwa ang tumanggap kay Jesus at naging matagumpay sapagkat ang mga kapatid ay sama-samang gumawa. Tunay niyang sa mga pangangaral na ito ay maraming tao ang labis na natuwa nang makapakinig sila ng salita ng Diyos. At kapalit nito ay ang pagtanggap nila kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Inimok natin ang mga kapatid na patuloy na maging sangkot sa gawain ng Panginoon, lalo na maintindihan nila ang meaning ng total member involvement, ang pakikisangkot sa misyon ng Panginoon. At maraming mga tao ngayon nagdiriwang ang buong sangkalangitan na kanilang naakay sa Panginoon na siglang masigla ang care group dito sa lugar na ito. Sa biyaya ng Panginoon, naging matagumpay ang nasabing programa. Mula rito sa Aroma Beach, San Jose Occidental Mindoro, Rizel May Presnilio, para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa stewardship training ang mga Adventista sa Northern Luzon Mission Area 6 na nakakasakop sa mga probinsya ng Tarlac at Nueva Ecija. Ang training na dinaluhan ng mga leaders, clerks at treasurers ay pinangunahan ng Stewardship Ministries Department ng North Philippine Conference at ng nasabing misyon si Mike Daniel Subala para sa report. Yung dating kalagayan mo noon parang ikaw naman nagmamay-ari doon sa pinagkatiwala sa iyo Ang estilo ng pamumuhay natin bilang mga Kristiyano ay minsan kailangang ipaalala kung kaya stewardship spiritual empowerment ang naging tugon sa pangangailangan ng mga mananampalataya dito sa Area 6 na sasakupan ang mga probinsyang Tarlac at Nueva Ecija. Dinaluhan ng mga stewardship leaders, clerks at treasurers ng bawat lokal na iglesia sa Area 6 na binubuo ng 4 na distrito ang nasabing pagpupulong sa Carreño Seventh-day Adventist Church sa Paniki, Tarlac. Ang layunin ng programa, nais natin ang mga kapatid na lumago ang kanilang mga espiritual na kalagayan at ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos at lalo tigit sa ating pakikiisa sa gawain, paghatid ng mensahe ng kaligtasan sa ibang tao. Idiniin ni Pastor Jerry Stabilio ng pagiging katiwala ay estilo ng pamumuhay at hindi isinasagawa sa isang pagkakataon lamang. Ang partnership sa Panginoon ay nagsisimula sa maayos na relasyon sa Panginoon.
at nakatutuwa na ang mga kapatid ay naiintindihan nila na higit pa sa tithes and offerings ang inihiling ng Panginoon sa kanila, kundi ang pagsusuko ng buong buhay nila. Kung noon ay may boss, ano, ngayon, the relationship between the boss and the overseer ay napakaganda na. Sa makatuwid, umuwing pinagpala ang mga dumalo. Kinikilalang sila ay hinihikayat na magkaroon ng mas malapit na relasyon kay Kristo. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today and PUC News. Masigasig na nakisangkot sa Voice of Youth Expand ngayong taon ang mga Adventistang kabataan ng Central Laguna District sa pagpapala ng Diyos. Ang kanilang pangangaral at mga paglilingkod sa Santa Cruz, Laguna ay matagumpay na naghatid ng mga tao sa pagbabautismo. Nagbabalita si Allison Año Nuevo. Punong-puno ng kagalakan at pasasalamat ang puso ng mga kabataan mula sa Central Laguna District sa katagumpayan ng kanilang Voice of Youth Expand 2022. Ang lugar ng Barangay Duhat sa Santa Cruz, Laguna ang naging sentro ng pangangaral kung saan nagtalagang mangaral ng mabuting balita ang mga kabataan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng branch Sabbath School para sa mga bata, libreng pag-check up ng blood pressure at pagseserenade sa mga taong naninirahan doon tuwing umaga. Sa gabi naman ay mayroong health lecture, masayang pag-aawitan at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kami po'y talagang nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng nakisa, at sa lahat ng mga na-involved na mga kabataan. Nakita po namin ang kanilang paglago bilang isang kabataan. Nakita po natin ang kanilang kikisalamuha sa mga tao. Una, akin pong pinasalamatan, siyempre ang ating Panginoon sa kanyang tulong at sa paggabay sa bawat isa, lalo tingin sa ating mga kabataan. Pangalawa, sa atin pong mga pangulo sa iglesia na talaga namang suporta ang kanilang ginampanan para sa ating mga kabataan. At sa atin pong Voice of Youth team, sa pangunguna po ni Brother John Adona at sa kanyang kasamahan, at sa lahat ng mga kabataan ay nagpapasalamat po tayo na sila ay nagbigay ng kanilang panahon upang makilahok dito po sa Team Voice of Youth. Ginanap naman ng araw ng Sabado ang pagbabautismo sa 8 na tumanggap sa Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas. Sa kabila ng tagumpay ng aktibidad na ito, ay patuloy pa rin na maglilingkod ang mga kabataan upang i-nurture ang mga bagong kapatiran na ito. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa mula sa Central Laguna District ng South Central Luzon Conference. Ako po si Allison Bienaburn D. Añonuevo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Napalakas ang pananampalataya at nagpatibay ang samahan ng mga pamilya ng Kabuyao District sa kanilang isinagawang family camp sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Ito ay ang unang camping activity ng mga pamilya sa nasabing distrito matapos ang 2 taon ang balitang hatid ni Jobel Rioveros. Sa halos 2 taon na hindi pagkakaroon ng pagkakataon na magsama-sama ang mga iglesia sa distrito ng Kabuyao, nagsagawa ang distrito ng family camp na may temang I Will Go With My Family. Narito tayo ngayon sa Lipa Adventist Academy para saksihan ang isinasagawang family camp ng Kabuyao District. Layunin ng camp na ito na magsama-sama at magsaya ang bawat pamilya sa pamamagitan ng pagde-devotional tuwing umaga at gabi, mga sports, iba pang laro at activities na magpapakita ng pagmamahalan at pagkakaisa bilang isang pamilya. Tuwing umaga bago magsimula ang mga activities ay nagkakaroon ng worship ang distrito kasama ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar na sina Pastor Franklin Gutierrez, Pastor Ishmael Ferry, Pastor Junas Carion at Ma'am Mary Christine Caspe. Gusto kong purihin ang Panginoon sapagkat napakaganda at very successful ng ating isinagawang family camp ng Kabuyao District dito sa Lipa Adventist Academy. Talagang ito para sa akin ay masasabi kong isang malaking tulong
lalo na sa ating pamilya, sa lahat ng iglesia. At ito ay magiging inspirasyon nila sapagkat sa loob ng ilang araw na pagstay nila dito, marami silang natutunan, sila ay na-educate kung paano magiging isang mabuti, masaya at isang malusog na pamilya. Isa sa mga highlight ng camp na ito ang awiting isinulat mismo ng isa sa mga kapatid na si Sister Ice Francia na may pamagat na As a Family, We Will Go. Nabuo namin ang family camp na ito kasama ang ating mga ibang department sa ating district. Kasama rito ang ating AY, ang ating PM, ang ating advertisement. Upang sa ganun ay magkaroon naman tayo ng pagbabanding kasama ang ating buong Kabuyao District. Bilang isang bagong kabataan po sa iglesia, napakasaya po dahil ito pong na dumalo ko sa ganitong gawain, first time ko po ito. Napakasaya dahil sa unang beses ay na-experience ko ay marami akong natutunan, marami akong na-share din sa iba at sana sa pag-uwi ko rin, syempre ma-apply ko to sa pamumuhay ko at lalo na sa pamilya ko. Hindi mahahadlangan ng pandemya ang isang pamilyang naglilingkod para sa Panginoon. Mula rito sa Lipa Adventist Academy, ako si Jobel Riveros, layuning maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon ang mga kabataan ng Metro San Pablo District 1 sa Youth Banquet na idinaos sa South Central Luzon Conference Pavilion noong Linggo, April 24. Ito ay sinuportahan ng mga simbahan sa nasabing distrito at dinaluhan ng mahigit 120 kabataan ang mga layunin ng kanilang pagtitipon. Nasa balita ni Gian Carla Galicia. Upang muling pukawin ang kaisipan ng mga kabataang Adventist sa tunay na diwa ng pag-ibig, ay masikap na isinagawa ang Youth Banquet 2022 na may temang Living in Love with Jesus sa pangunguna ng mga leader ng mga kabataan sa Metro San Pablo District 1. Ang nasabing programa ay isinagawa sa pavilion ng South Central Luzon Conference sa Barangay San Rafael, San Pablo City, Laguna sa 24 ng Abril taong kasalukuyan. Ito ay dinaluhan ng mahigit 122 kabataan mula sa iba't ibang simbahan ng natukang distrito. Kitang-kita ang kasiglahan at kasabikan sa mga mukha ng dumalo, lalo na't ilang taon din ang nagdaan bago masundan ang huling banquet. Purpose po namin is to reunite the youths, muli sila mag-init at muli magkaroon ng pagkakaisa ang mga kabataan sa atin. Ang programa ay pinasimulan sa pamamagitan ng grand entrance ng mga magkakapares na kabataan at sinundan ng isang devotional na pinasigla ng isang mensahe na nagmula kay Pastor Jonas Carion. Na ilang kasama si Jesus. Hindi rin mawawala ang isang salo-salo at mga iba't ibang pakulo upang maitanim sa mga kabataan ang magandang alaala ng natukang gawain. Bago magtapos ang programa ay naggawad ng mga pangal sa mga particular na kategorya upang maibigay ang pagkilala sa mga nagpakitang gilas. Masaya at na-bless kasi nga first time kong maka-attend sa ganitong uri ng banquet. Ngayon lang ulit kami nagkikita-kita nito mga District 1, District 2. Nagtapos ang programa ng mayroong ipinintang ngiti sa mga kabataan habang bitbit ang kanilang panibagong kakanasan at mga natutunang aral na maisa sa buhay sa paglakad sa buhay pag-ibig na may isang Kristo na gumagabay. Ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today. Pitong couple ang naikasal sa mass wedding na ipinaglingkod ng North Occidental Mindoro 1 District sa isang beach resort sa Mamburao, Occidental Mindoro noong Linggo, April 24. Ang paglilingkod na ito ay ipinagpasalamat at itinuring na pagpapala ng mga ikinasal na mag-asawa. Si Cheribel Manalo para sa report. Sa distrito ng North Occidental Mindoro 1 District upang saksihan ang kauna-unahang mass wedding sa ilalim ng pumuno ni Pastor Dexter Tolentino dito sa Lagundian Beach Resort, Mamburao, Occidental Mindoro ngayong 24 ng Abril taong kasalukuyan.
Ang mass wedding na ito ay inihandog sa 7 paris mula sa Banilad at Igsuso Church. Sa tulong ng Panginoon, ito ay matagumpay na naisakatuparan sa pangunguna ng District Pastor, Pastor Dexter Tolentino at ng Officiating Minister, Pastor Bong Faeldog. Purihin ang Panginoon sa naganap na mass wedding ng North Occidental Mindoroan District na isinagawa sa isang layunin ng ating mga kapatid na nagsasama na ng matagal na panahon ay mailagay sa kaayusan ang kanilang marital status. Nang sa ganon, sila po ay magkaroon ng pagkakataong mapaglingkuran ang ating Panginoon sa ating pong loob na iglesia. Bago maisagawa ang mass wedding na ito, ay nagkaroon muna ng banal na seremonya ng bautismo. Ito ay bunga ng paglilingkod ng ating mga kapatiran at sa pamamagitan ng care group na pinangunahan ng dalawang leader na sina Brother Ruel Acosta at Brother Jess Mansalay. Masaya po ako sa panahon ngayon at nakasal na po kami. Nagpapasalamat po ako sa mga imponsor. Masaya din po ako at ako po ay yung matagal nang hinihiling na makasal po ay natupad na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nakasal na kami sa awa ng Diyos. Naidaos po ng maganda at salamat sa Diyos sa natuloy yung kasal at salamat sa lahat ng mga tumulong. Naisakatuparan ang mass wedding na ito sa pamamagitan ng suporta ng mga kapatiran sa buong distrito. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherabel Manalo para sa Hope Today, NPUC News. Pinasinaya ng Northern Luzon Mission ang bagong itatayong Seventh-day Adventist Church sa Barangay Sawat, Urbistondo, Pangasinan. Sa ginanap na groundbreaking ceremony nito, ang church building ay bunga ng pagpapala ng Diyos sa patuloy na pagunlad ng gawain at ministeryo ng mga Adventista sa nasabing lugar. Nagbabalita si Nestor Sinlao. Sinagawa ang groundbreaking ceremony para sa ipapatayong iglesia sa Barangay Sawat, Urbistondo, Pangasinan. Pinangunahan ng presidente ng Northern Luzon Mission na si Pastor Ismael Cabason at Pastor O'Neill Diaz ang nasabing kaganapan. Dumalo rin ang district pastor ng South Central Pangasinan District na si Pastor Alexander Apianzar at mga piling elders at mga miyembro sa nasabing seremonya. Nauna nang nagpakita ng suporta ang mga miyembro sa bayanihang isinagawa upang ihanda ang lugar na pagpapatayuan ng iglesia. Pinupuri po namin ng Diyos sapagkat may pamilya, isang pamilya, pamilya Mamaril, ang may kagalakan na nag-donate ng lupa na kung saan naman dito maitatayo ang bahay sa bahay. Praise the Lord, higit ng 30 mga kaanib ang naninirahan sa barangay na ito. Purihin ang Diyos, ipanalangin natin ang gawain na sinasagawa sa dakong ito. Katulad ng nabanggit sa Genesis Kapitulo 35, Versikulo 3, at tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumaakin sa daan na aking nilakaran, ay mauumpisan na sa wakas ang konstruksyon ng nooy panukala pa lamang na Sawat Seventh-day Adventist Church na magsisilbing bahay-sambahan para sa ating mga kasalukuyang mananampalataya at sa mga susunod pa na maaaring mahikayat at aanib sa ating iglesia. Mula dito sa Purok 2, Barangay Sawat, Urbistondo, Pangasinan, layunin ay magatid ng balitang punong-puno ng pag-asa. Nestor Arsenlao Jr. para sa Hope Today, NPUC News. Ipinagdiwang ng Ligaya Seventh-day Adventist Church ang kanilang ika-46 na anibersaryo ngayong taon. Sila ay nagsagawa ng medical mission, sports fest, at hiking bilang bahagi ng kanilang isang linggong selebrasyon. Si Nen Albino para sa report. Iwang na ika-46 na anibersaryo ang Iglesia ng Ligaya nitong Abril 10 hanggang 17 taong kasalukuyan. Ang isang linggong selebrasyon ay dinaluhan ng mga kapatiran ng nasabing iglesia, district pastor at mga opisyales ng Mindoro at Touchfield sa pangunguna ni Pastor Danny Fiecas bilang pambungad na pananalita.
ang bersikulo mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Psalms 79 verse 13 ang naging sentro ng temang Celebrating the Power of His Love sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lokal na iglesia ng Ligaya. Ang selebrasyon ay nagbukas araw ng Linggo sa pamamagitan ng medical mission mula sa mga kapatiran nating mga doktor na kilala rin bilang medic expedition. Humigit kumulang 300 na katao ang kanilang napaglingkuran sa nasabing gawain. Bahagi rin ng selebrasyon ay nagkaroon ng isang linggong revival and reformation. Ito ay gabi-gabing dinaluhan ng mga kapatiran sa pangunguna ni Pastor Jessimil Cesar bilang tagapagsalita ng nasabing pagtitipon. Nagkaroon din ng communion sa huling gabi ng pagpupulong. Sa pagpapatuloy, nagkaroon ng mga palaro bilang kasiyahan ng mga kapatiran. Habang isinasagawa ang mga aktibidad, nagkaroon ng mas malalim na samahan bawat grupo. At doon, makikita natin ang tunay na layunin ng selebrasyon. Ito ay pagdiwang ang pagmamahal, mayroon ang Panginoong Diyos sa atin. Message na araw-araw at araw-araw po nating naririnig ay ito po ay talagang maimumulat po natin ang ating puso't isipan upang mabuksan po natin na kung paano po tayo maging tapat sa Panginoon. Bilang panghuling aktibidad ng mga kapatiran ay nagsagawa ng hiking sa isang bundok sa lugar ng Ligaya. Doon ay pinapurihan at sinariwa ang kanyang mga likhang ginawa at nakalanghap ng sariwang hangin bilang tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat may mga pagkakataon na tayo ay sinusubok ng panahon ngunit may mga taong magpapatunay na dakila ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mahabang buhay sa kabila ng daluyong na dumarating sa atin. Sa mga dentista, ako ang pinakamatanda na dahil wala na sila brotheran eh. Kaya salamat sa matatag natin na pagsasama. Ibinadalangin na tayong lahat ay pagpalain. Ingatan po ang inyong mga kalusugan, ang inyong mga paglilingkod, at tayo po'y datna ng Panginoon sa masamang nagtatabat. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang iglesia ay nagpapatunay na dakila ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa mula noon magpahanggang sa ngayon. Kung kaya't huwag nawa tayong manghinawang maging tapat sa paglilingkod at maging saksi ng paglago ng ating iglesia at maghatid ng pag-asa sa bawat isa sa paglipas ng panahon. Mula rito sa Ligaya sa Blayan Occidental, Mindoro, para sa Balitang Mahatid Pag-asa, ako si Nen Albino para sa Hope Today NPUC News. I will go with my dress! Magkatuwang na nagsagawa ng medical and dental mission ang Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS at ang South Palawan Sea District sa Sitio, Bangkudo, Barangay Iraray, Sopronio, Espanyola, Palawan. Doon ay mahigit 90 tao ang kanilang napaglingkuran at nabigyan ng mga libreng serbisyo. Ang balitang hatid ni Beatrice Carmaran. Dental, massage, counseling, check-up at iba pa. Iilan lamang iyan sa mga serbisyo at paglilingkod na ginawa ng Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS katuwang ang mga kapatiran at kabataan ng South Palawan Sea District dito sa Sitio Bangkudo, Barangay Iraray, Sofronio, Espanyola, Palawan. Umaga ng Webes, April 14, 2022, nagtungo ang medical team ng PAMAS at mga missionary volunteers sa Sitio Bangkudo. Bihira lamang makapagkonsulta sa dentista ang mga residente dahil na rin sa layo at kakulangang pinansyal. Kaya naman, ikinatuwa ng mga residente nang magkaroon ng dental medical mission sa kanilang lugar. Kami po ay natutuwa na nagkaroon ng medical mission dito sa aming sitio. Kasi marami pong nangangailangan talaga ng tulong sa tulad ngayon, pandemya. Hindi makalakad kung saan may dentista. Tulad ko, magpapabunot ng ngipin. Kaya marami pong salamat sa medical mission na... Mahigit 90 katao ang napaglingkurang medical at espiritual sa nasabing barangay. Hindi alintana sa mga volunteers ang pagod at init ng panahon dahil sa kanilang dedikasyon sa gawain. So, nakakapagod, nakakadrain, as in, mauubos talaga yung lakas mo. Pero ang isang amazing na nagpapasaya sa akin, kung paano ko na po-prove
yung pangako ng Panginoon na isusustain niya yung strength ko basta willing magpagamit sa gawain ng Panginoon. So ang pinakamasaya kong nararanasan ay yung parang malapit ang Panginoon kasi alam ko na imposible yung lakas na meron ako. Pero nagiging posible yun kasi dahil sa Kanya, dahil sa pangako ng Panginoon na isusupply niya yung ating needs. Ito ay bahagi bilang paghahanda sa gaganaping on-site crusade sa kanilang komunidad. Bagaman kulang na ang kanilang mga ngipin, bakas pa rin sa kanilang labi ang ngiti at kasiyahan na kanilang nadarama. Mula dito sa Sofronia Española, Palawan, ako si Beatriz Carmaran, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.